Express. Ngayon po meron ako ditong Canon printer. G-series po siya, G10. Ito po. Ayan. So, yung video ko po na ito ay pwede po siya i-apply sa mga G-series ng Canon. Pakita ko lang po muna yung ano yung printer. Sample printer ito. Pansin po ninyo sa print out po lang. Yung colored okay pa siya. Pero yung black totally wala na siyang nilalabas na print. So, maring barado na o kaya wala na talaga siya. Kadalasan, pag hindi na nadala sa cleaning ng ano ng cartridge o kaya sa babad o kaya sanction, wala na papalita tayo ng ano. Cartridge. Yung cartridge ko ng G-series, ito, yung CA91. Kapag bumili tayo sa market, makakabot ng 2K pataas eh. Depende sa nagbibenta. So, sa video po na ito, tuturo ko po sa inyo kung paano po kayo makakatipid, makakamura. Dahil ang gagamitin ko pong cartridge ay yung 810 na number ng cartridge po ng Canon. Convert ko po ito sa maging pang G-series po na ano, na cartridge. So pwede po ito sa ibang ano G-series tulad ng G2010, G2000, G3000, basta yung mga G-series na ano na Canon printer. Makakatipid na kayo at ano po. Kung pang personal gamit niyo lang din naman, pang business, tapos kayo lang naman din na nagbabantay. Kung nasira yung cartridge po ninyo, mas okay po na ano, i-try po ninyo ito, makakatipid po kayo. Kakabisaduhin nyo lang kung paano gagawin at kung paano i-bypass. Kasi pag sinalpak po natin itong cartridge na to, hindi siya compatible dito. Maliban dun sa lagayan ng cartridge dito sa loob, hindi siya compatible. Pati yung ano, yung machine mag-error siya ng ito, 5 drinks. Sinasabi niya na cartridge error or hindi na di-detect. Yan yung magiging error po niya. Sa may mga LCD naman na ano na model tulad ng mga G2010, lalabas diyan E05 yung error. Yan yung sasabihin niya doon. Kapag sinalpakan natin 'to ng E10, mag-error automatic yan. Pero turo ko po kung paano po i-bypass po yan. Para paano natin magagamit yung E10 na cartridge sa G-series na printer. Gagawin natin siyang CE19, itong block na to ng A10. Pero ngayon, meron bago ko po shinare po ito, nagawa ko na po 'yan kaya ko po na share ngayon. So meron na po ako nagawa na cartridge na na-convert ko na sa CE91. Pero mamaya po ituturo ko sa inyo kung paano ito, yung bago na to na cartridge, paano i-convert ito sa ano sa ang G-series na cartridge para magamit po natin at mas makatipid tayo. Kasi ang isang 810 na ano na cartridge umabot lang ng pag brand new 1,900 pataas sa market. Pero pag minsan nakakabili din ng mga MT, ito nabili ko lang MT to na mas mababa lang yung nabili ko. So kahit itong isa yung ginawa ko, nabili ko lang ng MT to. Basta make sure lang na yung gagamitin niyo siyempre ayos, maayos pa. Ngayon, ito, mapapansin nyo po ito, yung kinonvert ko, meron po yan siyang mga dikit dito sa gilid niya. Kasi, yung CA19 na original, tinanggal ko yung takip niya, tsaka saka ko nilagay dito sa, pinagpalit ko sila. Tinanggal ko yung takip nito at pinagpalit ko. Okay? So, ngayon po, ang i-demo ko muna, ipapakita ko muna itong nagawa ko ng i-convert. Iti-testing natin dito. Tapos, mamaya po, tuturo ko sa ito kung paano i-convert itong bagong cartridge. Okay. So automatic po pag sinalpak po natin to, mag-error ito. Tayo ko muna. Ayan. So
So, isa pa. Wala pala. Sa mga baguhan po na kapag pinatay po natin yung ano, printer na hindi po, hindi mo mahila itong ano, yung kagaya ng cartridge dito sa gitna kasi dito mo lang siya maitataas eh. Meron pong tinutusok dyan ako dito. Dito sa gilid. Tutulak mo lang yung papasok. Pag natulak mo na yun, mahihila mo na ito dito. Ayan. So, ang next na gagawin natin, ilipat ko muna to. Ilalagay ko muna dyan. Nakalimutan ko na kapag ka magbubukas pa lang yun ito, lagi nyo itataas itong ano. Itataas nyo po ito. Para hindi po mag-backflow yung ink. Pero okay lang yan, mamaya ibabalik ko yun sa akin. Okay? So, ito na yung gagamitin nyo natin. Pakita ko lang sa inyo na automatic mag-error po yan kapag ka ang ginamit po natin ay hindi compatible. Yung katulad nitong ink. Ito po yung original po niya na ano. C91. Pero ituturo ko sa inyo kung paano po i-bypass po ito. Ayan, kita nyo po, nag-error na po siya. Ayan o, 1, 2, 3, 4, 5. 5 blinks po, ibig sabihin yan ay cartridge error, kaya naman din natin take yung cartridge. Automatic po yan kapag kasinalpakan nyo ng hindi compatible na cartridge. Ngayon, paano ba natin ito i-bypass? So, una, ang gagawin po natin, ilalagay muna natin itong original niya. Okay. So, pag inangat po natin ito, pagka hindi compatible lang nakalagay dyan, automatic yan, pupunta yan dito sa may gitna. Mantayin lang natin, nag-cleaning lang siya. Ayan, nagpunta na siya na position dyan. Tapos, bago natin baklasin, ay ito, iangat muna natin itong mga lock hose. Tapos, angat natin ito. Okay. So, palit na natin itong original na CE91. So, ngayon, dahil nabalik na natin yung CE91 original, hindi na siya mag-i-error dito. Madi-detect niya na compatible yung cartridge. Okay. Ayan o, nag-ready na po siya. Ngayon, pag naka-ready na po yan, nilagay mo na yung ano yung original. Ang gagawin po natin, babypass po natin. Itong gagamitin po natin, gagawin natin. Ayan. Open lang natin 'to. Tapos siyempre ganun pa rin yung lock. Tapos ilalagay natin 'to pa sa gitna. No? Ayan, pag bumabalik siya. Ayan muna natin 'pag gumalaw po ah. Kung nag-steady na siya diyan. Saka natin hilahin siya ulit papuntang gitna. Okay, mabilisan lang sundalin mo yung cartridge. Tapos ibalik nyo po siya. Make sure po na ibabalik nyo siya kung saan siya nakapwesto kanina. Okay? Tapos, sarado na natin. Ayan, ito na po yung original niya na ano, CE91. Tapos, ang nakalagay na po dyan, 810 na number ng cartridge. Ayan. Pero, wala na po siyang, ano, wala na po siyang error. Ngayon, mag-test po tayo. Try po natin siya kung pwede siya mag-print na ganun ang gamit niya ang cartridge kung hindi compatible. So kailangan po ang yung sira po ninyo na ganito, yung papalitan niyo. Yung din yung na lang din yung gagamitin po natin pang palit po dun sa ano sa bago na ipapalit. Bago na ipapalit niyo. Ito rin kasi kung na-detect pa yung ano niyo, yung dati yung CE91, yun na rin yung gagamitin natin. Pang detect lang po niya saka natin papalitan doon. Ano, yung 810 na cartridge. Kumbaga ang tawag dito life hack. Malaki po ang matitipid dyan. Kami hindi na lang dito. Thank you.
ko, nagpiprinting na siya. Yan. Kita nyo po yung kanina na test print po natin. Wala po yung black. Itong ginamit kong black, good to. Ayan, nagpiprint na po siya. So, ganun lang po yung gagawin po natin. Pero, syempre, kung halimbawa sa pang-business ang gagawin po ninyo, sa umaga, yun po yung unang gagawin po ninyo. And then, huwag nyo na po papatayin. Pag pinatay nyo po yan, uulit na, po, na naman po kayo ng process. Isasalpak nyo muna itong original niya, CD91. Tapos, pagka na-detect na nyo ito, saka muna ulit ibabalik yung kinonvert. So, sa umaga, ganun lang ang gagawin. Medyo, yun lang yung medyo hassle po sa ano, sa process. Pero kung ano, mabilisan lang naman eh. Pagka tapos ninyo gamitin, papalik nyo lang to para lang ma-detect niya. Tapos kinabukasan, pagka open mo, tanggalin mo lang to, tapos ibalik mo yung yung kinonvert. Pwede na ulit siya. So, ngayon, kasi ayaw mag-open ng computer. Ayan, wala akong magamit na computer. Sige lang. Ano, mag-sample pa ako ulit isa pa. 1, 2. Pero yan po, pagka, basta nagpiprint na po yan dito, ito, yung sample print po niya. Pag inunik po ninyo yan sa computer, makakapag-print na. Basta pagka ano lang, pinatay nyo to, ang gagawin nyo lang, halimbawa, kasi po, bibigyan ko po kayo ng sample. Papatayin ko po yung machine. Yan. Pag pinatay ko po itong printer na to, tapos binuksan ko ulit. Kapag binuksan ko po siya, na ang nakalagay po na cartridge doon ay yung hindi compatible, yung converted lang, automatic po mag-error po yan. So, basta ang gagawin po natin, pag pinatay natin to, kailangan, pag nag-open tayo ulit, ang nakalagay itong original na cartridge. So, tingnan nyo po ah, i-open ko po ito. Automatic po mag-error po yan. Ayan o, nag-print na po siya. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, na detect niya na hindi compatible yung cartridge. So, mag-error na po siya. Ang gagawin niyo lang po, ibabalik niyo lang to. Basta lagi niyo pong iaangat tong hose. Yung lock ng hose. Tapos, palitan natin to. Ayan. Pagkapalit. Ayan. Pagka-lock na natin itong sa cartridge niya, saka natin yung hangbat. Tapos yan. Ngayon, na malalaman niya na pinalitan mo na ng original, kaya wala na siyang error. Yan wala na siyang error. Ngayon, ibabypass na naman natin siya ulit. So, open lang natin yan. Pagka original ang nakalagay dyan, hindi na pupunta dito. Hayaan lang natin muna. Pagka gumalaw ho yan, hayaan muna natin siya gumalaw yan. Tapos pag bumalik siya dun sa dati niyang pwesto, at hindi na gumalaw, saka po natin ilalagay ito. Ayan, katulad po niyan. Hindi na siya. So, iangat na natin ito. Tapos ilalagay natin ito. So, mabilisan lang ilagay ka agad natin ito. Okay. Ganun lang din po. Same process na ginawa natin kanina. Tapos, huwag nyo kakalimutan, ilagay siya doon ulit sa position niya natin. Doon sa dulo. Kasi pag hindi nyo po naibalik yun doon, mag-error po niya, dalawang blink, ibig sabihin nag-jump. Kasi nawala po siya sa dati niyang position. Ayan. So, ang nakalagay na po dito, yung converted, yung hindi original na CE91. Ayan po siya, o, di na po siya nag-blink. Ito po yung original. Tapos, naka-ready na po ulit mag-print. So, ganun lang po ang gagawin nyo para makatipid po kayo. Kung pang personal nyo lang din naman, madali lang naman isalpak lang din yung cartridge. Ang magiging ano nyo na lang, ang problema nyo na lang, kung wala pa kayong spare na ganito, ang gagawin nyo na lang po siguro, kasi pag tinanggal nyo po ito, yung sa dati nyong cartridge,
Tapos bumili kayo ng 810. Siyempre ilalagay niyo 'to doon. Pag nilagay niyo naman yung cover ng 810, itong 810 na 'to. Pag nilagay niyo ito dito, hindi niyo malalak yung sa taas ng cartridge. Okay? So, ang gagawin niyo kailangan may isa pa kayong spare na ganito eh. Na isang ano para yun yung pagkukuhanan niyo ng takip nito. Actually, ito naman, pwede naman ito ilagay dyan. Kung black lang din naman, pwede mo naman ilagay ito dyan. Kaya lang, may tatanggalin dun sa lock ng, ano, yung host, sa host ng papuntang cartridge, yung dinidinan. Yung lock na yun, tatanggalin yun para maipasok mo ito ng hindi pinapalitan. Tapos, tasan to, din yung host nun, lalagay mo dito sa, yung ginagawang ano, pag nag-continuous ng kanon. Ganun pong style. Kaya lang, medyo ano pa yun eh. Medyo hindi tawag dito. Hindi siya magiging stable pag nag-print. Mas okay yung napalitan nyo ng ganito. Sige po, mag-test print po tayo nito. Tapos, papakita ko na sa inyo kung paano i-convert ito sa ano. Si A91. Binning lang po siya kaya medyo matagal. Pero hindi po siya ano yun, madadalas na mag-automatic binning. Pagka yan, halimbawa sa umaga, pagka napalitan nyo na, huwag nyo na muna papatayin yung ano, printer. Hindi naman masyado makusumo yan. Tapos, pagka gabi na, patayin nyo. Pwede nyo na ipalit itong ano. Para kinabukasan pag open nyo, ipapalit nyo na lang yung converted na cartridge. Ako, nag-test na ito po. Converted na po na cartridge yung nilagay natin dyan. Pero, ganda po ng print out yan. Po, ang gamit po natin dyan ay 810 na cartridge. Hanggang ngayon po, di po siya nagkailangan. Ayan, steady lang. Basta huwag nyo lang muna papatayin yan. Pagka pinatay nyo, balik nyo to. Tapos pagkabalik nyo yan, kinabukasan, pag open nyo ulit, saka mo naman ipalit yung converted. Okay? So, ganun lang po. Ngayon naman, ipapakita ko sa inyo kung paano i-convert ito. Kailangan lang natin ang matanggal nito. Kahit anong pwedeng ano, gamitin na pwedeng pangkala. Kung ginagawa ko lang, inaano ko lang to. Pataas. Kasi dikit lang din to eh. Kaya kung anong pwede nyo gamitin para matanggal nito, takip, pwede rin. Tapos, maganda na siguro, lagyan na rin ng ink po. So, pag nilagay po niya naman, mag-try mo na. So, ito naman, so, pagpapalit po natin yun. Okay, so ito po yung dito sa original na si A91. Pinipat po dito sa 810 cartridge. Pwede nyo na po ito i-testing dyan. Pero, syempre, magputas pa ito pagka ano, hindi nyo dinisipan. Kaya makakahigop ng maayos si singaw. Make sure lang pagka maayos ang butas. Kasi pag may singaw po, mahirapan po siya magigup ng ink. Magbabaklo po yung ano yung
So, convert na natin siya. Laman dapat eh. Ayan. Tapos, gamit lang po tayo ng pagkikit. Ako ito yung ginagamit ko. Ayan. Pero kung mahihirapan po kayo nitong gumawa, at gusto nyo pa-convert po yan, pwede rin po kayo i-contact ako sa ano sa FB page ko, Solid Tech Express. Pwede kami mag-service para i-convert yung ano cartridge po ninyo. Make sure lang natin na ano, maayos yung pagkakalagay ng card. Siya lagyan kanina nung naka-open pa. Parang katulad nito, lagyan mo lang dito. Tapos i-sanction mo lang kung yung mag-sanction mo. I-sanction mo lang. Tapos or pwede rin kayo kumuha dito yung ipapasok ko yung ano dito yung itong syringe nyo, pwede kayo kumuha dito. Or pwede nyo naman to ano ipa yung tawag doon. Thank you.
maganda kasi syringe eh, pero hindi napipresya. Ayun, may try. Pwede rin kayo kumuha dito guys, ano? Dito, tutusok nyo lang yung dulo ng syringe. Ay, ano nyo muna to. Ito pa. Tapos na. Kaya kasi ako karayan mo. Mas maganda sana yan kasi itutusok nyo lang dito. Masyado marami na ilagay. Ilagay nyo muna. Ilagay nyo muna sa tissue. Pero kung meron po kayong suction tool. Suction tool. Wala na yung lock ng suction tool ko. Ayan, pwede nyo siya ikupin. Kunti lang. Yung nakalagay dito ngayon, yung original na cartridge CA91. Siguro mag-test ako dito para makita po nyo. Natin po ngayon itong computer na cartridge.
muna natin. Tatayin natin na mag-steady po siya dun sa right side. Ayan, mag-steady na po siya dun. Hindi na siya gumagalaw. Hilahin na natin po siya pumunta dito. Ayan, pagkahila, alis ng cartridge. Pabilisan lang. Ayan, cartridge. Ayan, sarado. Ibalik nyo po yun dun sa bandang kanan. Ayan. Okay. Ayan po, naka-ready na po siya. Naka-ready na siya. Yung gamit na po natin dyan, yung A10. Ngayon, mag-print. Mag-sample po tayo ng print po niya. Ayun o. Ang ganda na ng ano niya. Ng ano niya, print niya. Pati yung black niya o. Pero pag pinatay po natin yan, kasi hindi compatible ang nandito, pag pinatay natin yan, tapos inopen ulit natin, mag-i-error na po yan. Basta guys, pag naguguluhan po kayo sa ano, sa pagtaliyok po yung ano po, tulitin nyo lang po yung video. Makukuha nyo rin yan. Ayan, patay na po siya. Tapos i-on natin. Yung hindi po compatible po na cartridge ang nandyan. Ayan po, error na po siya. So ganun lang guys yung gagawin ninyo. Papalit nitong original. Pagka na-detect niya na ng original na nakalagay, saka po ninyo i-mabalik yung ano, kinumpert natin. Ayan guys, yun lang. Kung meron kayong mga tanong, ilagay nyo lang sa comments mo. Pwede nyo rin po mag-contact sa aking page, Solid Tech Express. Pwede kayo mag-message po doon yung mga tanong po. Sana nakatulong po ako kung paano po kayo makapipit. Kaysa bumili po kayo ng napakamahal na ano. Pwede rin pala yung 810. So, yun lang guys. Sana supportan nyo po yung channel ko. Like and subscribe. Thank you po.